ah, hindi siya totally lamang kasi na grabe triple rage guys. Anak ng Towa. Ang dami niyang energy. Grabe. Mawawanit niya kaya? Ay, mawawanit. Okay, so what's up guys? For this video, gagawin natin ng review yung gameplay ni Korongman Pirion. Tropa natin to. Co-elite natin sa Pirion. So malupit din to maglaro guys. Kasama nito si Sir Ralo. Saka si sino mga kasama nilang isa? Tinalo nila yung metatate. Okay. Siyempre, bago tayo magpatuloy dun, guys, gusto mo na shoutout yung napagandang anak, siyempre, so Espinosa, at yung napagandang asawa na Sunshine Espinosa. Then, pasensya na rin pala kayo sa bosses ko, guys. Medyo galing tayo sa trangkaso at medyo sinisipon pa ako at inuubo konti. Rage team gamit niya dito. So, tignan natin kung paano niya tinalo tong poison. Poison composition. Okay. Naka silent whisper ah. Maganda rin yung composition ng kalaban niya. Naka pure instinct sa likod. Then naka poison touch naman sa gitna. Poison touch ba to? Okay, poison touch niya. Siya naman is naka double pangulin. I'm not sure kung pangulin ba or pangulin yung pronounce nun. Then naka pure instinct. Hindi niya, I think kaya hindi siya nag reckless hunter sa likod is para pag 1v1 situation, hindi siya matihado kasi masyado malampot yung Reckless Hunter. Okay, meron ng 4 poison stack yung nasa likod. Maganda lang dito kasi yung confident, pwede niya alisin yung poison, di ba? Sobrang ganda ng confidence sa laban na to. Okay, let's see kung paano niya tatalunin tong poison comp na to. Merong mass of frenzy yung anong tawag doon, yung vulnerable niya. Naka-rage na, namatay na yung isa. 205 yung damage. Meron pa siyang 2 energy. Sabay believer na meron ding rage. Mass of frenzy. Grabe, napakasakit naman ng tropa. Napakasakit nung rage team ni Sir Korong. Nag-surrender na lang yung poison eh. Napakalupit. So, proceed tayo sa game number 2 guys. Kung sino yung kalaban niya. Let's go. Eto guys, game number 2, kalaban niya naman is si Osches. Rage team versus Rage team. So, eto naman naka-Reckless Hunter, no? Pag 1v1 situation, more on, mas mataas yung damage niya given, pero mas makunat naman to. Kasi, yung ano, take 10% more damage, di ba? So, lalambot siya ng 10%. Di ba? So, sobrang ano, sobrang malaking factor din yun. Pero malaking factor din kasi yung deal 20% more damage, di ba? So, tumama yung Poki or yung Paki niya doon sa gitna. Okay, Believer ba yung na... ay, Little Peace. Believer tuloy. Little Peace yung pangalan ng vulnerable. Naka-triple Little Peace dito si Sir Korongman. Kalaban niya naman is naka-Chubby. Chubby, maganda ding option. So, bakit? Kasi marami din mga summon meta. Para isang Chubby mo, lagas yung mga sinamon ng kalaban. Then, nakabunot ka agad ng 2 confidence si tropang Osches. 380 yung HP nung nasa gitna niya. Sobrang kunat ng tropa. Okay, nakapag Shiba na si tropa. Shiba ba yun? Yeah, Shiba. Kaya nakakuha siya ng 4 rage stack kasi 75 HP below na yung meat axe ni Sir Korongman. Sobrang ganda nung ano. Nangyari nun, almost the same stack sila. Lamang, hindi siya totally lamang. Kasi na, grabe triple rage guys. Anak ng Towa. Ang dami niyang energy. Grabe. Mawawanit niya kaya? Ay, mawawanit niya. Grabe, 388. Ayun yung sinasabi ko guys, na sobrang lambot ng ano, naka-Reckless Hunter. Given na sobrang sakit nung damage na kayang i-provide. Kaso nga lang, magtitake ka ng 10% more damage sa kalaban mo. Yung babanat pa sa'yo yung naka-reach, di ba? 388 ba naman yung banat eh, no? So, proceed tayo sa game number 3, guys. Okay, ito na yung game number 3, guys. Versus naman sa healing team ni Poppy. Yan. So, tignan natin kung ano naman mangyayari dito sa game nila na to. Kung paano tatalunin ni Sir Korongman ni Poppy. Okay, ayan na, nag-summon na siya. Kaso walang Chubby si Sir Korongman, no? Pero, given kahit may Chubby, di niya pala mapapatay ito ng one hit lang.
Kasi 75 HP yung trunk. Okay. So, napatay niya ng 2 hit pa, no? Ng 1 energy lang yung ginamit nito ni Tropa. So, malaking factor yun kay Tropang Poppy. Ito, round number, turn 4. Hindi cactus yun. Anong ginamit niya? Yung wall gecko na merong taunt. Meron siyang charm na matutaunt yung kalaban. Okay, nag-running. 78 lang yung damage. Kaso nga lang, 8 stack na yung piece ni Sir Korongman dito sa back. So, going to rage na to. Baka next turn magre-rage na to. Isang confident na lang magre-rage na to. O isang Shiba. Yung Shiba niya pala is yung nasa gitna kaya hindi siya ano. Hindi siya nagbigay ng 4 stack. So, bakit? Kasi nga, hindi pa naman siya 75% below yung nasa gitna niya. Kaya hindi na-trigger yung special effect. May mass of frenzy yata yung Shiba niya. Meron. Kaya natagdagan ng tagi isang Fury stack. Ayan na. Nag-rage na si Tropang Beast sa likod. Ayan. Big factor din yung ano guys, yung poke niya or yung pake niya dito sa harap, no? Kasi tinamaan yung nasa likod. May sand stamp, okay. Interesting. Kaya pala. Maganda rin pala yung merong pake sa rage team, no? Grabe, kaka-rage lang nito. Going to rage again. Ayan na. Grabe. It's stuck ng Fury sa gitna, 7 sa likod, 4 sa harap. Tignan natin kung makakita tayo ulit ng triple reach dito, guys. Grabe yung sustain din ng ano dito ng healing team. Healing team ni Poppy, anak ng Toka. Ayan na. Gagamit pa siya, hindi siya gumamit ng energy doon. Okay. Parang nagbalik lang yata siya, no? Alam niyang mataas yung shield. Nag-jump. Hindi na naman makakatira to next turn. So, tatamaan yung nasa gitna. Ilagyan ng shield. Okay. Parang mamamatay ito. Ayan na. May Shiba na. Bang. Magre-rage. Tatama yung believer. Double rage. Ayan na. Double rage na naman guys. Tatama to. Bagang, 283. May utang pa. Grabe, no? grabe pag nag-weld yung yung rage composition, no? Wawa sa akin talaga. Grabe din nangyari dito sa harap niya, no? Sir Korongman, pinag-champ kanina pa, no? Halos di gaano makatira. Ayan na. May sand stamp tong pake ni Sir Korongman. Ayan. Ni-rage niya na. Para makatikim ng malupitang Ronin. Abot pa. 241. 92. Grabe. 92 lang yung damage dun. Kasi meron siyang steel skin, no? Grabe. Kunat naman nito. Meron champ ulit, ha? Pero bakit hindi niya na chinam, guys? Interesting, no? Hindi niya chinam kasi alam niyang katitira lang nito ng maraming cards, 'di ba? Pero dapat chinam niya, no? Kasi mayroon pa mga cards din eh. Daming tinirang cards dito kanina. Pero wala din pala siyang tinira, mamamatay, no. Magaling din si Poppy. 2-2 situation, so sino man nanalo sa kanila? Grabe yung sustain nitong healing team na to. Napakalupit. Napakakunat, anak ng Toko. Kaya niya pang talunin to kung tutusin. Pero double Shiba. Paano ba? Double Shiba, putik na yan. Anak ng Toko. Bang. Oh. Double rage, guys. Bang. Grabe. Kita nyo yun, double rage with 4 stack.
Muntik pa maging apat yung rage nyo. Pag nag-rage pa to, 1, 2, 3, 4. Anong toko ngayon, no? Napakalupit. So yun guys, kung nag-enjoy kayo dun sa content natin na ganito, suggest kayo ng i-review natin na team or ng composition, gagawa natin ng reaction video, yung gameplay niya. At sa mga hindi pa na-subscribe, syempre, subscribe na kayo. Kasi marami pa tayong upcoming Axie content. At sa mga nino ko ni din dyan, subscribe na kayo kasi meron din tayong mga NNK content. So again, maraming salamat sa inyo guys. At tingin ko hanggang dito na lang.